Hi mga bata! Ako muli ang inyong guro sa Araling Panipunan 5 si Ginang Florita Madrid. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang tungkol sa Module 5. Ito ay tungkol sa pag-usbong ng kamalayang pambansa at pakikibaka ng mga Pilipino. Handa na ba kayo? Pagkatapos mong isagawa ang module na ito, ikaw ay inaasahang nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang La Ilustrasyon or Age of Enlightenment ay maituturing na mahalagang panahon ng paghahanap ng katotohanan at pag-angat ng antas ng pag-iisip at pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng pamahalaan, infrastruktura at mga institusyon ng lipunan. Malaki ang epekto ng La Ilustrasyon or Enlightenment sa naging kolonyal na patakaran ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang Cadiz Constitution ng 1812 ay nilikha bunga ng hangarin ng Spain na wakasan ang mga pag-aabusong dala ng mga sistemang konserbatibong umiiral sa kanilang bansa. Binigyang halaga sa nasabing konstitusyon ang mga ideyang liberal gaya ng karapatan sa pagbuto ng mga kalalakihan. Ang merkantilismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na naniniwalang ang bansa ay mapapayaman sa pamamagitan ng pag-angkat ng ginto at pilak. Naging batayan ng kaunlaran at kapangyarihan ng mga bansa sa prinsipyong ito. Ang sekularisasyon naman ay isang kilusan na pinamumunuan ng tatlong pari. Ang mga paring ito ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Natatandaan natin na ang tatlong pari na ito sila yung mga tatlong paring pinugutan ng ulo dahil sa kanilang pakikipaglaban sa kanilang karapatan, sa karapatan ng mga Pilipinong pari laban sa mga paring Espanyol. Ang layunin ng sekularisasyon ay ang pantay na karapatan ng paring Pilipino at mga paring Kastila. In other words, ang tatlong pari na ito ang nakikipaglaban sa mga Espanyol upang maibigay sa kanila o sa mga paring Pilipino ang karapatan ng mga paring Pilipino na mamamahala ng isang kumbento sa isang pamayanan. Gaya ng karapatan ng mga Espanyol na namamahala din sa isang kumbento ng isang bayan. Ang tanong, bakit sila ipinapadakip ng mga Espanyol at ni pinupugutan ng ulo pagkatapos itong madakip? Dahil ang tatlong pari na ito ay sila yung pinakanamuno sa lahat ng mga Pilipinong pari upang maibigay sa kanila ang kanilang karapatan upang mamumuno sa isang simbahan ng isang bayan. Pupunta tayo sa pagyamanin, mga bata. So, may box ako dito. Sa loob ng box, makikita ninyo ang mga words or mga salita na merkantilismo, sekularisasyon, Cadiz Constitution ng 1812, principalis, at La Ilustrasyon. So, ito ngayon yung mga salitang pagpipilian ninyo upang sagutin ang mga katanungan number 1 hanggang sa number 5. Unang tanong. Unang konstitusyon ng Spain. Number 2, tawag sa Enlightenment or kaliwanagan sa Spain. Number 3, sistemang ekonomiko kung saan ang batayan ng kayamanan ng isang estado
ay ang dami ng ginto at pilak na pagmamay-ari nito. Number 4. Mga Pilipino, mula sa mataas na uri ng panlipunan at kadalasang galing sa hanay ng mga dating pinuno sa Pilipinas. Number 5. Ang pagbibigay sa mga paring sekular ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya. Okay, tapos na ba sa pagsagot? Okay, punta tayo sa susunod na gawain. Ang susunod nating sasagutin ay ang tungkol sa tayahin, mga tanong sa tayahin. Number 1, suriin ang alin sa mga sumusunod na pangyayari ang maituturing na mahalagang panahon sa paghahanap ng katotohanan at pag-angat ng antas ng pag-iisip at pamumuhay sa pamamagitan ng pagpaunlad ng pamahalaan, infrastruktura at mga institusyon ng lipunan. A. Cadiz Constitution, B. La Ilustracion, C. Mercantilismo, D. Middle Ages. Number 2. Ano ang hindi kabilang sa mga salik na nagpausbong sa kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino? A. Anito at Bathala, B. Liberal na pamamuno, C. Pagbukas ng daungan ng bansa para sa pandaigdigang kakalakalan, letter D. Pag-usbong sa panggitnaang uri. Number 4. Ano ang mahalagang naiambag ng kaisipang La Ilustrasyon? A. Nagsisilbing tulay ng Spain at ng Pilipinas sa pagtawid mula sa konserbatismo tungo sa modernismo liberal na kaisipan at sa pagkabuo ng kamalayang makabayan. Letter B. Nagsisilbing hudyat sa pagsimula ng bagong panahon sa Pilipinas kung saan naging maigting ang pagkikibaka para sa reforma at himagsikan. Letter C. Nagsisilbing kaliwanagan sa buhay ng mga Pilipino tungo sa mabuting pamumuno ng Espanya. At letter D. Nagsisilbing mahalagang salik sa pakikibaka laban sa mga Espanyol. Last number, number 5. Suriin ang pinakamahalagang ay ambag ng pagbukas ng Suez Canal sa pag-usbong ng kamalayan ng nasyonalismo at pambansa. A. Nakarating sa Pilipinas ang mga babasahing nagmulat sa kaisipang liberal na may kaugnayan sa kalayaan, pagkapantay-pantay at pagkakapatiran. Letter B. Nakarating sa Pilipinas ang mga aklat at comics na naka-impluwensya sa pamumuhay ng mga Pilipino. Letter C. Nakarating ang mga Pilipino sa ibang bansa at nakapag-aral doon. Letter D. Nakarating sa Europa ang mga produktong galing sa Pilipinas. Okay, maraming salamat mga bata sa pakikinig. Hanggang sa muli. Keep safe, everyone.